Sunday sa inyo at oras na naman para sa isang show na hatid ang mga istorya at kaalaman sa kalusugan, lalo na ang mga testimonya tungkol sa karamdaman. At dito po sa Be Alive, gusto po namin bigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan na may iniindang karamdaman. So malaki po ang gagampan ng papel at ginagampan ng papel ng Laminine. Tama ka, Susan. Sa totoo lang, marami na tayong nakilala dito sa programa. Mga mabibigat na sakit, subalit, marami na ang naka-recover at halos may tuturing na normal ang kalusugan muli. Marami sa kanila ang nag-share ng kanilang experiences, mga hirap na dinadaanan, pero sa bandang huli, lahat ito ay kanilang na-overcome at masasabing halos gumaling na nga. Gaya na lang ng isang stroke victim natin, no? Mm-hmm. Ngayon po, magbibigay siya ng testimonial dahil talaga pong milagro ang nangyari po sa kanya. So, eto po siya at ating kilalanin. Halos gumuho at nabago ang kanilang mundo nang ma-stroke ang padre de pamilya ng mga Espeña. Paano na kami kung mawala siya? Kaya po kahit ano po, ginagawa ko para sa kanya. Si Mr. Tony Espeña po, asawa ko po siya. Na-stroke po siya ng July year 2010. Bali, tatlo po yung anak namin. Sa pagkasakit po niya, marami po nabago sa amin. Ako po ang tumataguyod dahil nga nagkasakit po ang asawa ko. Hindi po siya makatayo. Nandun lang po, nakahiga lang siya. At pinate-therapy ko naman po sa Medical East Avenue po. Pero hindi pa rin po nanunumbalik yung kanyang paglalakad at pagtayo. Problema sa pera, pati na sa mga gawain. Yan ang dulot ng sakit ni Tony. Dati po, mainitin po yung ulo niya. Hindi po siya kumikibo. Ultimong ano po, nagagalit sa mga anak namin. Nakahiga lang po siya. Pagka pinapaliguan ko po siya, talaga pong ang bigat ng katawan niya. Nahihirapan po ako. Talagang pinipilit ko po talaga na mapaliguan siya. Kaya talagang binubuhat ko po siya kahit na hindi po siya nakakalakad. Ang mag-asawa, labis na nag-alala sa nangyari. Takot ako. Wala ka pamilya ko. Walang anak buhay. Kawawa. Naiiyak ako kasi naaalala ko yung nangyari sa kanya. Talaga pong iniisip ko. Huwag po siya kunin ng Panginoon kahit na nagkasakit siya. Kasi mahal na mahal ko po siya. Napalitan ng pag-asa at kasiyahan ang problema ng pamilya. Ang dahilan, ang pag-inom ni Tony ng Laminine. Sa pamamagitan po ng pag-inom po niya ng Laminine, malaking tulong po sa kanya na siya po ay gumaling. Lahat po, nabago na sa kanya. Pwede na pong tumakbo, ngumingiti na po, lahat po nagagawa niya, pati yung left hand niya, naitataas na po niya. Halos nagagawa na niya ang karamihang kilos niya noong bago siya ma-stroke. Lahat ng yan ay nagsimula nang uminom siya ng Laminine. Hindi mo ay gano'n. Ngayon, ito na. Ngayon po, ako na po na prepare na ang almusal. Pagluto ay itlog, sinangal. Masaya na po ako ngayon. Umaasa ang pamilya Espeña na muling babalik sa normal ang kanilang buhay sa tulong na rin ng Laminine. Thank you, Lord. Thank you sa Laminine. Wow! Nakakagulat talaga ang ating nakita. Stroke victim na muling nakakilos ng maayos matapos gumaling mula sa pagluluto, pagbabasa, pagsusulat at pati na rin sa pagtuturo sa kanyang mga anak. Iba't ibang gawain niya sa bahay, muli na naman niyang nagawa. I hope lahat ng mga nadadali ng stroke ay makarecover muli gaya ng atin napanood.
Pwede talaga mangyari yan. Tsaka syempre, malaki po ang natutulong sa katawan ng laminine. Lalo na sa mga stroke victim natin. Ang dami na talagang nakita eh. No? Actually, uncle ko rin, isa sa mga stroke victim na talagang natulungan ng laminine po. Abangan nyo po ang aming pagbabalik dahil konsultasyon sa mga eksperto ang susunod.